Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Gabi na nang madaanan sa tapat ng bahay ng kaibigan si Kevin, agad na napainto ang minamaneho nitong sasakyan nang mapansin na kaluhod si Aling Roda at may kalong na isang babae. Nang mapagsino niya ang nakahandusay na babae sa lupa, ay kaagad niyang ininto ang sasakyan at mabilis na bumaba. Narinig niyang umiiyak si Aling Roda at humihingi ng tulong. Agad siyang napatakbo palapit, gulat at nag-aalala. Anak! Anak, Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Parang awad niyo na! Aling Roda! Aling Roda! Anong nangyari kay Raya? Bakit ang dami niyang pasa at sugat? Di ko alam, Kevin. Ilang Sabado nang hindi umuwi ang anak ko. Ngayon lang siya muling bumalik. Galing ako sa bayan. At pag-uwi ko, nakita ko na lang siyang nakahandusay dito sa harap ng bahay. Diyos ko, anong gagawin ko? Ano nangyari kaya sa kanya? Mukhang masama ang kalagayan niya. Ang mabuti pa ho, dali na natin siya sa ospital. Hindi na natin pwedeng patagalin to. Kailangan niya magamot kaagad. Oo, tama ka. Dali na natin siya. Diyos ko, mabuti na lang at napadaan ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi mo ako nakita. Natatakot ako para sa kanya. Wala ho yun, Aling Roda. Ako na humbala. Sandali, buhatin ko siya. Agad na binuhat ni Kevin si Raya. Habang si Aling Roda ay tarantang tumulong, nagmadali silang dalawa papunta sa sasakyan ni Kevin at walang sinayang na oras. Mabilis siyang pinatakbo ito patungo sa ospital. Aling Roda, alam niyo ba kung saan siya nanggaling? Sino kayang gumawa nito kay Raya? Wala kong alam, Kevin. Dati naman, laging nagsasabi ang anak ko kung saan siya pupunta. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang nag-iba siya. Hindi ko na malaman ang mga kilos niya. Ayoko sanang isipin na may nangyayaring masama sa kanya. Pero, Diyos ko, sino ang pwedeng gumawa nito? Aling Roda, kalma lang po. Magiging maayos siya. Dadali natin siya sa ospital at gagawin ng mga doktor ang lahat na makakaya nila para matulungan si Raya. Dinala ni na Kevin at Aling Roda ang dalaga sa ospital. Parehong kabado at hindi mapakali. Agad namang dumating ang mga doktor at nurse. Dinala si Raya sa emergency room upang lapatan ng lunas. Si Aling Roda labis ang pag-aalala. Walang tigil sa pag-iyak at pagdarasal. Habang si Kevin ay pilit siyang pinapakalma. Huwag ko kayong mag-alala, Aling Roda. Magiging maayos din si Raya. Kailangan lang natin magtiwala sa mga doktor. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay sa labas ng silid, dumating ang isang nurse upang magbigay ng balita. Sinabi nito na maayos na ang kalagayan ni Raya. Nagamot na ang sugat nito. Kailangan na lamang nito ng pahinga at antayin ang resulta ng ilang laboratories ng dalaga. Nagdesisyon si Aling Roda na i-confine na lang ang anak. Malalim na rin kasi ang gabi ng mga oras na yon at baka hindi na rin sila makauwi. Nakahinga naman ang maluwag ang ginang sa mga sinabi sa kanya. Pinahid nito ang luha sa kanyang pisngi. Salamat. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. Nurse, may napansin ba kayong kakaiba? May ideya ba kayo kung anong sanhi ng mga sugat niya? Napatingin ang nurse kay Kevin. Kagad nitong sinagot na hindi pa rin nila matukoy ang sanhi ng pinsala. Ngunit base sa kanyang pag-obserba, ay wala namang malalalim na sugat na maaring ikapahamak ng pasyente. Sinabihan nito ang dalawa na kung magising na lang ang dalaga ay kausapin na lang ito upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Nagpaalam na ang nurse pagkatapos. Kailangan ko siya makausap. Kailangan malaman ko ang totoo. Sino ang gumawa nito sa kanya? Huwag na po natin isipin ang bagay na yan ngayon, tita. Ang mahalaga po ay okay na si Raya. Teka, kumain na po ba kayo? Ibibili ko po kayo ng makakain sa labas. Ay, wag na iho. Salamat.
Eh, siya nga pala. Baka hinahanap ka na sa inyo, ha? Total okay naman ang anak ko, eh. Pwede ka nang umuwi. Ayos lang po ako. Wala po kayong dapat alalahanin. Kung ayos po sa inyo, eh, maghihintay po ako dito. Para po may mautos-utusan kayo kung may kailangan. Huwag na po ninyong isipin ang abala sa akin. Gusto ko pong masiguro na maayos na talaga si Raya bago ako umuwi. Sigurado ka ba, iho? Hindi ba nakakahiya sa'yo? Okay lang po talaga. Kaya tanungin ko po kayo ulit. Anong gusto niyong pagkain? Ay, sige na nga. Ikaw nang bahala. Mapilit ka eh. sige ho. O paano? Labas na po muna ako, ha? Napatungo na lamang si Aling Roda sa kapinilit ng umiti. Halos maluha siya sa kabaitang ipinapakita ni Kevin sa kanilang mag-ina. Para sa kanya, isa itong hulog ng langit. Parang isang anghel na ipinadala upang tulungan sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Batid ng may kapalang hirap at pag-aalala na nararamdaman niya bilang ina. At sa bawat kabutiang ipinapakita ni Kevin, nadaraman niyang di pa rin sila pinababayaan ng Diyos. Umalis na si Kevin upang bumili ng pagkain sa labas. Habang naghihintay si Aling Roda sa tabi ng kanyang anak, patuloy niyang pinagmamasdan si Raya. Muli siyang napayak nang makita ang mga nangyari sa katawan ng anak. Hindi niya mapigilang maalala ang mga masasayang araw na magkasama sila bago ito biglang nagbago at naging mailap. Ilang sandali pa ay nakabalik na ang binata. Bitbit nito ang dalawang naka-food packs na pagkain at maingat na iniabot ito sa ginang. Ito po, kumain na po kayo. Sasabayan ko po kayo para tsak na makakain kayo na maayos. Huwag na po kayo mag-alala. Mamaya eh, pagising na si Raya. Magiging okay na po ang lahat. Ay nako, salamat iho. Napakabait mo naman. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian sa mga naitulong mo sa amin ng anak ko. Huwag niyo na pong alalahanin yon, tita. Sige na po, kain na po kayo. Biglang tumunog ang cellphone ng binata. Napatingin ito kay Aling Roda bago sinagot ang tawag. Ang kanyang ina ang tumatawag. Matapos makipag-usap, ay magalang itong tumingin ulit sa ginang at nagsimulang magpaalam. Tumawag po si Mama. Mukhang may ipapagawa po sa akin na importante. Ay, ganun ba? Eh, kung ganun eh, umuwi ka na, iho. Ayos naman na kami dito ng anak ko. Huwag po kayo mag-alala. Pagkatapos ko po sa iniutos ni Mama eh, babalik po kagad ako dito para makita si Raya. Saka magdadala po ulit ako ng pagkain ninyo. Hindi masarap ang pagkain dito eh. Maniwala po kayo. Eh, palabiro ka talaga, bata ka. O sige na, para hindi ka na magtagal. Salamat ulit ha. Maraming salamat sa mga naging tulong mo. Wala pong anuman. O sige po, Aling Roda. Ipagdarasal ko rin po na mapabilis ang paggaling niya. Pagkalis ni Kevin ay di maalis-alis ang tingin ni Aling Roda sa kanyang anak. Nagmasid na rin siya sa paligid. Sa ward na yon ay marami ang kasama nilang mga pasyente at bantay. Karamihan sa mga ito ay tulog na dahil halos mag-aalas 12 na rin ng madaling araw. Di na namalayan ang ginang na maging siya ay nakaidlip. Naalimpungata na lamang si Aling Roda nang maramdaman ang paggalaw ni Raya sa tabi niya. Napaayos siya ng upo ngunit laking gulat niya nang makitang nagkikikisay ang kanyang anak. Ha? Anak! Diyos ko! Anak! Anong nangyayari sa'yo? Nurse! Nurse! Tulong! Ang anak ko! Tulong! Maging ang buong ward ay nabulabog nang biglang magkumbulsyon si Raya. Ang kanyang katawan ay nanginginig at tila hirap huminga. Kaya nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang ibang nagbabantay sa kanilang mga pasyente ay agad na tumulong. Nagtatatawag ng mga nurse at humihingi ng saklolo. Ilang sandali lang dumating ang mga nurse, dala ang mga kagamitan upang agapan si Raya.
mabilis nilang isinailalim sa obserbasyon ng dalaga. Habang si Aling Roda hindi mapakali at umiiyak. Pinigilan siya ng mga staff na lumapit para hindi makaabala sa kanilang ginagawa. Diyos ko, anong nangyayari sa anak ko? Tulungan niyo siya, maawa kayo. Agad na pinatabi si Aling Roda ng mga nurse upang masuri ng maayos si Raya. Mabilis nilang ineksamin ang katawan ng dalaga. At makalipas ang ilang sandali, itinurok nila ang isang gamot sa kanyang braso. Unti-unti namang kumalma si Raya. Bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling tumitirik na siyang lalong nagpatindi ng takot kay Aling Roda. Diyos ko, ano bang nangyayari sa anak ko? Maya-maya pa, unti-unting pumikit si Raya at tuluyang nakatulog. Hinagkan ng ginang ang noo ng dalaga at umupo sa silyang nasa tabi ng higaan nito. Pagkatapos ay taimtim siyang nagdasal para sa paggaling ng kanyang anak. Kinabukasan, ang sinag ng araw na bahagyang sumilip sa bintana ng ward ang nakapagpagising sa puyat na si Aling Roda. Halos kapipikit pa lamang niya ng mga oras na yon. Kaya't mabigat na mabigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit biglang gumalaw si Raya, dahilan upang maging alerto siya. Ayaw na niyang maulit ang nangyari kagabi. Nakita ng ginang ang dahan-dahang pagmulat ng mga mata ng anak. Agad na napatayo si Aling Roda na makitang tila nalilito ang pasyente na kanyang binabantayan. Anak, Raya, salamat sa Diyos at nagising ka na. Huminga ng malalim ang dalaga bago inilinga-linga ang paningin sa lugar na kinalalagyan. Makikita sa kanyang mukha ang labis na takot at pag-aalala. Nay, sana ko, anong nangyari? Nandito ka sa ospital, anak. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa po ako. Saka nauuhaw po ako. Ay, teka, huwag ka munang tumayo. Ano po bang nangyari, Nay? Bakit po tayo nandito? Nakita kitang nakaando sa isarap ng bahay natin, Raya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Wala ka bang naaalala? Hindi ko po alam. Wala po akong matandaan. Paano po ako nakauwi? Nay, hindi ko maalala. Maluha-luhang niyakap ni Aling Roda ang nagtatakang dalaga. Hindi niya mawari kung ano ang pinagdaanan ng anak. Nagtatrabaho si Raya bilang isang sales lady sa isang clothing store dun sa bayan. At tuwing Sabado lang ito umuwi. Kaya nga, laking pagtataka nito na makita ang anak ng Miyerkules pa lang ng gabi at sa ganoong kalagayan. Wala nang nasabi ang dalaga tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi naman siya pinilit ni Aling Roda dahil sa tuwing kinakausap niya ang anak tungkol sa bagay na yon ay tila nag-iiba ang mood ng dalaga. Para talagang itong walang alam. At kapag pinipilit nito ang mag-isip ay sumasakit ang kanyang ulo. Lumipas ang maghapon ay naging maayos na si Raya. Unti-unting bumalik ang sigla nito. Kaya naman, kinabukasan ay nakalabas na sila ng ospital. Pagka-uwi, ay kaagad nagluto ng masarap na ulam ang ginang para sa kanyang anak. Ngunit habang nagluluto, ay nakarinig sila ng mga katok sa pinto. Napainto siya at tinanggal ang kamay sa gawaing kusina. Raya, may kumakatok. Baka may bisita tayo. Sino po kaya, Nay? Ay, pakitingnan na lang. Buksan mo yung pinto. Ay, sige po, Nay. Maya-maya, narinig ni Aling Roda ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Tila nag-uusap ang anak at ang bisita nito. Napatanaw siya mula sa kusina at nakita si Raya na pinapasok ang lalaki at pinaupo ito sa mahabang kawayang upuan sa sala. Agad niyang kinilala ang lalaking pumasok sa kanilang bahay. Dahan-dahang lumapit siya sa sala. At doon niya nakilala na si Kevin ang bisita.
ang binata na tumulong sa kanya para madala sa ospital ang kanyang anak. Magandang araw sa iyo, Raya. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Oo nga. Siya nga pala, bakit na parito ka? Ibibigay ko lang sana itong mga prutas. Dumaan kasi ako sa ospital pero ang sabi na discharge ka na. Kaya pinili ko na lang nasadyain kayo rito sa bahay nyo para maibigay ito. Ganun ba? Naku, maraming salamat. Nag-abala ka pa. Walang anuman, basta para sa'yo. Kumunot ang noo ni Aling Roda sa sinabing yon ni Kevin. Bagamat may dingding na nakaharang sa sala at kusina, ay dinig na dinig pa rin niya ang usapan ng dalawa. Kahit papabulong ang naging tugon ng kanyang anak na si Raya. Maingay, nasa kusina lang si nanay. Baka mamaya marinig ka niya. Ha? Bakit? Hindi pa ba niya alam? Hindi ko pa nasasabi sa kanya eh. Uy, bakit naman? Raya, hanggang kailan mo idilim sa nanay mo tong relasyon natin? Mag-iisang taon na tayo magnobyo. Hindi tama na patuloy natin siyang paglihiman. Ano ba kasing problema at hindi mo masabi sa kanya ang totoo? Kasi ano eh, ako na lang inaasahan ni nanay. Natatakot ako na baka mamaya kung anong masabi niya kung malaman niya na may nobyo na ako. Baka isipin niya na iiwan ko siya o hindi ko na maaalagaan. Eh sino ba kasing nagsabing bawal mo na siyang alagaan? Wala ka naman dapat na ipag-alala. Ganon din ang nanay mo. Isa pa, hindi pa naman tayo magpapakasal at mas lalong hindi naman tayo magsasama sa isang bubong kaagad-agad. Ang gusto ko lang hilingin ay makilala ko ni tita bilang nobyo mo. Yun lang, kasi gusto na rin kitang ipakilala sa pamilya ko. Basta, ayoko mapagalitan ng nanay ko eh. Raya, mabait ang nanay mo. Maiintindihan ka niya. Sigurado ko. Nasa tamang edad ka na naman. Hindi ka na batang paslit na nakasalalay pa rin ang desisyon sa kanya. Alam kong mahal mo siya. Kaya naman mahalaga na ipaalam mo sa kanya ang totoo tungkol sa atin. Ipakamasaktan siya eh. Gusto kong maging isang mabuting anak para sa kanya. At sa palagay mo ba, yung paglihi mo sa kanya ay isang halimbawa ng isang pagiging isang mabuting anak? Sige, pag-iisipan ko. Eh mabuti naman. Basta, kahit na anong mangyari, andito lang ako para sa'yo. Habang patuloy ang kanilang naging pag-uusap, walang kaide-ideya ang dalawa na alam na ni Aling Roda ang lahat. Nagulat ito sa kanyang mga nalaman. Hindi niya inaasahan ang katotohanan sa likod ng ipinapakitang kabutihan ni Kevin sa kanila. Kaya pala ay dahil nobyo ito ng kanyang anak. Hindi naman siya nagagalit dahil si Kevin ang nobyo ng kanyang anak. Ngunit parang piniga ang puso niya sa sakit dahil pakiramdam niya ay walang tiwala sa kanya si Raya. Ipinagpatuloy na niya ang kanyang pagluluto at hinayaan ng dalawa na mag-usap sa sala. Nang matapos ay lumabas siyang bit-bit ang isang malaking mangkok na may lamang sinigang na bangus. Napalingon ang dalawa sa kanya. Halata sa kanilang mukha ang pagkabahala kaya't upang di mahalata na may alam na siya, ay nginitian niya ang dalawa. Nagkunwari siyang walang narinig at nalaman. Abay, sabi ko na nga ba't si Kevin yung bisita namin eh? Oh, kumusta ka na, iho? Tamang-tama, nagluto ko ng sinigang na bangus. Sumabay ka na sa aming kumain ni Raya. Talaga po? Nako, nakakaya naman po sa inyo pero di ko tatanggihan ang paborito kong pagkain, tita. Ay, mabuti naman at napadalaw ka. Opo. Ang totoo po niyan eh, galing po ako sa ospital. Doon ko na po nalaman na na-discharge na po pala itong kaibigan ko. Masaya po kung magaling na siya at nakalabas na po ng ospital. Ay, oo. Kaninang umaga pa kami nakauwi. Eh, ano ba yung mga dala mo? Ang dami yata niya na. Alam mo, napakabait mo talagang bata ka. Alam mo ba, Raya, na maswerte ka kasi nagkaroon ka ng kaibigan na katulad ni Kevin?
ay isya nga palang tumulong sa akin para madala ka sa ospital. Naku, salamat Kevin ah. Alam mo na, mabait naman talaga itong kaibigan ko na to eh. Maasahan sa lahat ng oras. Kahit noon, dati pa. Ay siya, mabuti pa eh. Ayain mo na lang siya na magpunta sa hapag at doon na tayo kumain ng tanghalian. Maganda na ako ha. Oh, narinig mo ang nanay. Bawal tumanggi sa grasya. Lalabo ang mata. Halika na, kain na tayo. Sige, salamat. Dahil sa narinig ay naging mapag-obserba na si Aling Roda sa dalawa. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang mga makahulugang tinginan ni na Kevin at ang kanyang anak. Makailang beses na ninais niyang kumprontahin ang mga ito, pero pinipigilan niya ang sarili. Mas pinili na lamang niya ang manahimik. Pasya niyang bigyan ng panahon ng anak kung kailan ito aaminin sa kanya ang kanilang sikreto. Samantala, pagkatapos ng tanghalian ay kaagad na nagpaalam ang binata sa mag-ina. Maraming salamat po talaga sa masarap na pananghalian, Aling Roda. Grabe, nabusog po ako ng sobra. Ang dami ko pong nakain. Ang sarap eh. Ay talaga ba? Baka naman binibiro mo lang ako, ha? Naku, hindi o. Hindi marunong mambola yan, Nay. O ano, di ba sabi ko naman sa'yo eh, masarap magluto ang nanay ko eh. Oo nga, ang sarap nito. Baka mapabalik ako nito araw-araw dito, ha? Ay nako, walang problema, iho. Maraming salamat po uli. Bale, mauna na po ako. Kailangan ko pa pong pumasok sa trabaho eh. Ay ganun ba? Ay sige anak, mag-iingat ka ha. Salamat nga pala ulit sa mga naging tulong mo sa anak ko. Wala po yon, tita. Gagawin ko po talaga yon lalo na sa anak ninyo. Pinanlakihan ng mata ni Raya si Kevin nang marinig ang huling sinabi nito. Ngunit imbis na bawiin ay isang matamis na ngiti ang isinukli niya sa dalaga bago lumabas ng bahay na mag-ina. Nang makalabas na ng gate ang binata, ay narinig ni Aling Roda ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang anak. Ah, bakit anak? May problema ba? Napakalalim naman yata ng hugot mo na yun ah. Si inay kung ano-anong napapansin. O paano po? Doon na po muna ako sa kwarto ko, Nay. Ayos lang po ba? Inantok po kasi ako bigla eh. Eh sige anak, para mas makapagpahinga ka ng mabuti. Sinundan na lamang ng tingin ang ginang ang kanyang anak habang papasok ito sa kanyang kwarto. Sa isip ay binalikan ang mga araw na tila naging mailap ang anak sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang lumayo ang loob ng anak sa kanya. Sa kanyang pagmumuni-muni ay bigla niyang naisip na hindi pa pala nasasagot ng anak kung bakit ito nagkaroon ng mga pasa at sugat sa katawan. Maski sinasabi na ng dalaga na wala itong matandaan sa mga nangyari, alam niyang may itinatago lamang si Raya sa kanya. Pagsapit ng gabi, hindi na malayan ni Aling Roda na nakaidlip siya. At hindi na nakapaganda ng hapunan nilang mag-ina. Babangon na sana siya, ngunit nang makitang halos pasado alauna na pala na madaling araw, ay inisip niyang marahil ay kumain na ang anak. Hindi siya nag-alala dahil alam niyang may mga tirang pagkain pa naman mula kaninang tanghalian. Muli na sana siyang babalik sa pagtulog nang bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog sa kanilang bubungan. Ay, ano yun? Diyos ko po, may tao ba sa bubong? Napulunok ang ginang. Nakiramdam siya sa paligid. Nang marinig ang marahang mga yapak sa bubong, ay doon na siya nakaramdam ng panlalamig. Nakatitig siya sa kisame na tila inaanalisa ang tunog na naririnig. At sino namang siraulong aakyat ng bubong sa ganitong oras ng gabi? Nakarinig si Aling Roda ng mahinang tunog ng uwak mula sa labas. Agad gumapang ang kilabot sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Tumahimik ang paligid pagkalipas ng ilang sandali. Patuloy pa rin nakikiramdam ang ginang. Maya-maya ay nagsimula ng umalulong ang mga aso sa paligid. Mas nagdulot yon ng mas matinding takot at pagkabalisa. Huminga siya ng malalim at sinubukang palakasin ang kanyang loob.
palakas ng palakas sa mga alulong. Parang pakiramdam ni Aling Roda ay nasa malapit lang ang mga aso. Labis ang kanyang pagtataka dahil simulat sa pool ay hindi naman sila nag-aalaga ng aso. Ngunit may umaalulong na aso sa kanilang bakuran. Upang makasiguro ay daan-daang tumayo si Aling Roda at lumapit sa bintana. Bagya niyang binuksan ito upang masilip ang nangyayari sa labas. Ingat na ingat siyang sumilip. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang malaking asong itim. Naroon ito sa tapat ng kanilang bahay at nakatingin sa itaas ng bubong. Umaalulong ito ng mabababa at mahaba. Parang may ibig ipahiwatig. Hindi maintindihan ni Aling Roda ang sarili, ngunit nagsimula ng manginig ang kanyang katawan. Hindi na napigilan ng ginang ang takot. Iniatras niya ang ulo palayo sa siwang ng bintana. Nanatili siyang nakatayo doon at nakikiramdam kung ano pa ang maaaring mangyari. Hindi ko maintindihan. Saan galing ang asong yon? Nakarinig muli ng isang malakas na kalabog si Aling Roda mula sa kwarto ng anak. Agad na bumundol ang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Nakarinig siya ng mas malakas, mas nakakatakot na mga alulong. Muli siyang sumilip sa bintana at doon niya nakita na naging dalawa na ang aso na umaalulong sa harap ng kanilang bahay. Ilang sandali pa ay sabay na tumakbo ang mga ito palayo sa kanilang bahay. Nung tumahimik na ang paligid, ay mabilis na tinungo na ni Aling Roda ang kwarto ng kanyang anak. Raya, anak, gising ka pa ba? Pwede mo bang buksan ang pinto? Anak, Raya! Raya! Nakailang malalakas na katok na ang ginang sa pinto, ay wala pa rin tugon mula sa anak. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kwarto para kunin ang isang duplicate na susi. Nang makuha ito, ay kaagad niyang binuksan ang kwarto ni Raya. Nagpapanik na si Aling Roda. Nagmamadali siyang lumapit sa kama ng anak. Ngunit hindi niya nakita si Raya. Naglakad-lakad siya sa loob ng silid at umaasang baka nasa isang sulok lang ang kanyang hinahanap. Iniisip na baka nagtatago o kaya naman ay nagbibiro lang. Bigla siyang napaiyak nang mapagtantong wala talaga sa silid si Raya. Napansin niya ang mga kalat sa kama. Gumulong ito sa gilid at mukhang nagmamadaling umalis si Raya. Lumakas ang pagtibok ng kanyang puso lalo na nang makita niyang bukas ang bintana sa kwarto ng kanyang anak. Lumapit ang ginang doon at napansin niyang may mga kalmot sa bintana. Biglang nanghina ang pakiramdam ni Aling Roda. Napatras ito at napaupo sa kama. Nanginginig ang kanyang katawan sa isiping baka may kumuha sa kanyang anak nang hindi niya namamalayan. Inisip niya ring baka masamang pangitay ng mga asong umaalulong sa kanilang bakuran. Lumalalim na ang gabi at ang kapaligiran ay tahimik na tahimik. Ngunit ang loob ng isang ina ay sumisigaw, hinahanap si Raya. Paulit-ulit nitong tinatanong sa isip kung ano ba talaga ang nangyayari. Diyos ko, Raya anak, asan ka na naman ba, Raya? Hindi na alam ni Aling Roda kung ilang oras o minuto siyang nakatulala sa kawalan. Ang nakapagpabalik lamang ng kanyang diwa ay nang marinig niya ang kalansing ng baso sa kusina. Raya? Mabilis siyang tumayo, tinungo ang kusina at doon nga niya nakita ang anak na nakaupo sa pagkainan at umiinom ng tubig. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap pa? Bakit yun naman ako hanapin? Okay lang po kayo, inay? Ikaw ang dapat kong tanongin yan, Raya! Galing ako sa kwarto mo! Wala ka doon! Andito lang po ako sa kusina, kumain. Hindi po kasi ako nakapagapunan eh. Nagutom ako, Nay. Eh bakit hindi ka sumasagot? Kanina pa kita tinatawag. Imposibleng hindi mo naman marinig yung mga tawag ko sa iyo. Po? Eh wala naman po akong naririnig eh. Yung bintana sa kwarto mo, bakit sira? Anong nangyari doon?
Kumunot ang noon ni Raya. Mabilis itong tumayo at pumasok sa kanyang silid. Nakita niyang totoo nga ang sinasabi ng ina. Napansin din niya ang mga kalmot sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa kanyang ina. Kumurap-kurap pa ito bago nagsalita. Ito, Nay. Bakit nasira ang bintana ako? Abay, ewan ko sa iyo. Kaya nga tinatanong kita kanina, di ba? Naku po, hindi na po ito may saraw. Nasira na nga. Nakasarado naman po ito kanina bago ako lumabas ng kwarto ko. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo sa akin, Raya? Huwag kang gumagawa ng kwento, ha? Huwag na huwag mo kong pagsisinungalingan. Eh, hindi naman po ako nagsisinungaling eh. Sino ba may gusto magsinungaling? Sa palagay niyo ba akong sisira nito? Oy, Raya! Bakit ka nagagalit eh nagtatanong lang naman ako? Sorry po. Ay naka, doon na muna tayo sa kwarto ko matulog. Hindi natin alam kung ano o sino ang may gawa nito. Mas mainam na masiguro natin ang kaligtasan mo. Bukas eh, ipapaayos ko yan kay Mang Alping. Sige po, Nay. Kinaumagahan ay maagang nagwalis si Aling Roda sa kanilang bakuran. Saktong nasa may kalsada siya ay napadaan sa harap niya si Aling Mameng. Si Aling Mameng ay ang pinakamatanda sa kanilang lugar. Sa kabila ng katandaan nito, ay nagagawa pa rin itong maglakad-lakad sa baryo. Madalas ay pinababayaan lamang ito ng kanyang mga kapamilya dahil umuwi na naman ito sa kanila matapos ng paglalakad. Kagad na binati ni Aling Roda matanda. Nay, bakit napakaaga mo naman yatang rumonda ngayong araw? Hindi mo kasama ang apo mo sa paglalakad? Ay, hindi nakasama, Ineng. Ayon, nanlalambot daw ang katawan kaya ako na lang muna ngayon. Pero mukhang nagkamali po ata kayo ng tsinelas na naisuot. Tingnan nyo, mukhang luma ang naisuot nyo at anumang oras eh mapipigtas na. Magkaiba pa ho ang laki. Hayaan mo na. Sa totoo lang eh, mas gusto ko nga sana na huwag nang magsapin ng paa. Kaso yung mga anak ko, ayaw nila. Nagagalit sila sa akin. Eh kumain na po ba kayo? Biglang tumahimik ang matanda. Nang sundan ni Aling Roda ang tingin nito, ay nakita niyang nakatitig ito sa kanilang bintana kung saan naroon ang kanyang anak na si Raya. Nakakunot ang noo na matanda at seryosong seryoso. Agad niyang napansin ang pag-antanda ng krus na matanda at ang mahinang pagbulong nito. Nakita niya ang takot sa mga mata na matandang kausap. Ayos mo kayo, Aling Mami? Iha, mag-iingat ka. Hindi ka ligtas sa bahay na yan. Itinuro na matanda ang bahay nila. Mainit na mainit pa rin ang tingin na ipinupukol na matanda. Pero dahil alam naman ng lahat na may sakit na sa memorya ang matanda, ay di yun sineryoso ni Aling Roda. Sinakyan na lamang niya ang sinasabi ng matanda. Bakit po? Ano po bang nakikita niyo sa bahay ko? May masama at malakas na enerhiya akong nararamdaman sa bahay ninyo. Nakakatakot. Saka nakakalungkot. Ay nako, nananakot na naman ho kayo, Aling Maming eh. Kaya aga-aga kung ano na naman po yung nai-imagine ninyo. Nagsasabi ako ng totoo, iha. Maniwala ka. Mag-ingat ka. At kung maaari ay lumayo ka na para hindi ka mapahamak. Nananakot na naman kayo eh. Alam niyo bang hindi pa ako masyadong nakakatulog buwat kagabi dahil sa takot. Tapos ngayon eh, dinadagdagan niyo pa. Hindi ka nga sabi ligtas dyan. Nanganganib ang buhay mo sa babaeng yan. Kung ako sa'yo, iligtas mo na ang buhay mo hanggat may pagkakataon pa. Ano ho? At bakit naman manganganib ang buhay ko ay sarili kong anak yan? Paniwala ka. Hindi na yan ang dati mong anak. Kaya kanyang patayin sa pamamagitan ng kanyang matatalas na pangilat ko. Ay nako, ako nga ay lubayan yun eh.
Hindi ko na ho nagugustuhan ang mga sinasabi ninyo. Pinapalaan na kita. Kung ayaw mong maniwala, makikilamay na lang ako sa iyong bangkay, Roda. Nagpalinga-linga si Aling Roda. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa sinabi ng ulyaning matanda. Nais niyang magalit pero ayaw din naman niyang patulan ito. Parang wala na siyang naiintindihan sa mga nangyayari. Hindi na niya napagtagni-tagni buhat nang lumabas sila sa ospital ng kanyang anak. Pasensya na po kayo pero hindi ko kayang paniwalaan yung mga sinasabi ninyo. Anak ko po ang tinutukoy ninyo. Kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Kahit pa... Saglit na natigilan ang ginang at nang muli magsalita ay nanginginig na ang boses nito na tila naiiyak. Kahit sino o ano pa siya tulad ng sinasabi nyo. Huminga ng malalim si Lola Maming at lumapit kay Aling Roda. Halos ibulong na lang nito ang kanyang mga babala. Huling pakiusap ko na ito, iligtas mo ang sarili mo. Kung hahayaan mong manatili ka sa ilalim ng iisang bubong kasama siya, hindi magtatagal, kukunin niya ang buhay mo. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng nilalang na yan ngayon. Matakot ka para sa sarili mong buhay. Muling natigilan si Aling Roda pero matapang niyang tiningnan ng mata sa mata ang matanda at pinilit na maging matatag sa kabila ng umuusbong na takot sa kanyang dibdib. Mabuti pa ho eh, umuwi ka na Lola Maming. Baka hinahanap ka na po ng mga kapamilya mo. Nag-aalala na ho ang mga yun sa inyo. Sige na, umuwi na ho kayo. Yan ang ikinakasama ko ng loob sa iyo eh. Iniligtas na nga kita. Itinataboy mo pa ako. Sige, bahala ka kung yan ang gusto mo. Basta sinabi ko sa iyo na hindi na yan ang dati mong anak. Kaya kanyang patayin. Unti-unti nang humakbang palayo ang matanda. Naiwan si Aling Roda at natulala. Hindi niya lubusang maintindihan kung bakit ganun ang mga sinabi ng matanda. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang huling sinabi ng matanda. Maya-maya ay nagdesisyon siyang pumasok na sa bahay. Agad niyang napansin ang katahimikan ng paligid. Wala na sa may bintana ang anak kaya't sinilip niya ito sa silid. Tiningnan kung naroon ito. Ngunit wala doon ang kanyang anak. Nilingon niya ang sirang bintana na hanggang sa mga oras na yon ay nakatingwangwang pa rin. Pumasok siya at nilapitan yon. Naroon pa rin ang mga bakas ng kalmot. Sinubukan niyang maging kalmado. Maraan siyang upo sa kama ng anak. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kutsyon. Bagya pa siyang nagulat nang biglang umikot ang seradura ng pinto at pumasok ang kanyang anak. Napatitig siya dito. Mabagal ang hakbang nito at ang mga matay napansin niyang parang malalalim. Doon lang niya napansin ang malaking pagbabago sa ikinikilos ng anak. Hindi na ito ang anak niya na masayahin at palangiti. Ang mga titig nito sa kanya ay parang malamig at parang walang buhay. Nay, anong nangyayari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Saan ka galing? Kinakabahan ako sa iyo. May problema ba? Ba't biglang-bigla ka nalang nawawala? Biglang ngumisi si Raya. Isang klase ng ngisi na sa pakiramdam ni Aling Roda ay nakakatakot na hindi kailanman niya nakita sa anak noon. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Galing lang po ako sa banyo. Siguro naman no eh. Tama lang na di ako nagpaalam na doon ako pupunta o kung ano ang gagawin ko doon, di ba ho? Oo, pasensya ka na. Okay lang po ba talaga kayo, Nay? May sakit ka ba? Magsabi lang kayo ha, kung may nararamdaman kang masakit. Ay, ayos lang ako, anak. Mga anong oras po ba pupunta si Mang Alping dito sa bahay natin para ayusin yung bintana?
Mabuti't nasabi mo yan, anak. Abihin mo ko nang makalimutan. Sige, ikaw na muna ang bahala dito at pupuntahan ko muna si Alping, ha? Para maayos na yung bintana mo. Tumayo si Aling Roda at lumabas. Sinundan naman siya ng tingin ni Raya. Nakaramdam siya ng kaba kahit wala namang malinaw na dahilan kung bakit tila nag-iiba ang mga tinging ipinupukol ng ina sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga sinabi at pagtatanong ng ina sa kanya, ay ayos lang naman yon sa kanya. Nag-aalala lamang ang dalaga dahil iniisip niya na alam na ng ginang ang itinatago niyang sikreto. Samantala, nang makarating si Aling Roda sa bahay ni Mang Alping, agad siyang kumatok. Ilang saglit lang ay bumukas na ang pinto at sumilip si Mang Alping. Roda, may problema ba? Si Mang Alping ay isang matandang karpintero na namumuhay na mag-isa sa kanyang munting kubo. Meron siyang dating anak na dalaga, isang masiyahin at magandang babae na siyang tanging naging liwanag ng buhay niya. Kilala si Lina sa barangay bilang masipag, mabait at may malasakit sa lahat. Matulungin din ito lalo na sa kanilang mga kapitbahay, lalo na sa matatanda. Palagi rin palangiti. Ngunit isang taon na ang nakalilipas, nagulantang ang buong barangay nang pumutok ang balitang nagpakamatay ang dalaga. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Para kay Mang Alping ay isang misteryo ang biglang pagkawala ng anak. Marami ang nagtataka at nagdalamhati sapagat walang palatang daang may pinagdaraanan si Lina. Masaya naman ito palagi sa lahat ng kanyang ginagawa. Simula nang mamatay ang nag-iisang anak ay naging tahimik si Mang Alping. Hindi na ito gaanong nakikipag-usap sa tao. Madalas nakakausap na lamang ito kapag tungkol sa trabaho. Madalas nakikita siyang nakatanaw sa malayo na parang nag-iisip ng malalim. Alping, buti naman at naabutan kita rito. May gagawin ka ba? Wala naman, bakit? May papagawa ka ba? Meron po. Ipapagawa ko sana yung bintana sa kwarto ng anak ko. Nasira kasi saka parang bumigay. Kaya po kayang maayos yun bago sumapit ang gabi. Abay sakto. Wala naman akong gagawin ngayong araw at naghahanap nga ako ng makukumpune. Tamang-tama may maiulam na ako galing sa iuupa mo. Nako huwag na po ninyong alalahanin ng pananghalian at hapunan po ninyo. Ako na po ang bahala, Mang Alping. Magluluto ako ng masarap na pagkain para sa inyo. Ay dako, salamat kong ganon. Ay tara na ho sa bahay at nang makita niyo yung bintana. Tumikim ang matanda at kinuha ang kanyang lumang toolkit. Ay sige, tara na at nang makita ko kung anong problema. Habang sila'y naglalakad papunta sa bahay nila Aling Roda, ay biglang naitanong ni Mang Alping kung kumusta na si Raya. Medyo kumunot ang noon ni Roda sa narinig sa matanda. Hindi kasi siya sanay na magkakaroon ng interes sa matanda na kumustahin ang kanyang dalaga. Madalang na kasi akong di napapasyal sa bahay din niya. Kumusta na ang anak mo? Mukhang ilang araw ko na siyang hindi nakikita sa labas, ha? Ewan ko ba? Malaki nang ipinagbago ng batang yun. Napatingin si Mang Alping sa kanyang kausap. Bantayan mo ang anak mo, Roda, ha? Siguro naman ayaw mong magaya siya sa naging kapalaran ng anak ko, di ba? Ang mga kabataan ngayon mapupusok kung ano-ano na lang ang naiisip na gawin. Hindi na umimik si Aling Roda sa tinurang yon na matanda. Bagkos ay nagpatuloy na lang ito sa paglalakad. Ayaw niyang gatungan na matanda, lalo na't alam niya na masakit pa rin dito ang nangyari kay Lina. Pagdating nila sa bahay ay naabutan nilang nakaiga sa upo ang kawayan si Raya at kasalukuyang nagbabasa ng aklat. Nakasuot ito ng sweater maski maalinsangan. Agad na sinamahan ni Roda si Mang Alping sa kwarto ng kanyang anak. At doon ay tumambad ang sarang bintana na nakalaylay ang ilang piraso ng kahoy. Mukhang malaki-laki ang sira dito, ah. Ano pa nangyari dito, Roda? Dahil ba sa hangin? Tila sinira ng kung ano ito, ah. Lumapit ito sa bintana. Sinipat ang paligid at sinimulan ng magkumpuni. Maya-maya
ay biglang may humintong sasakyan sa harap ng bahay nila Aling Roda. Agad na nakilala ng ginang kung sino ang bagong dating. Walang iba kundi si Kevin. Magandang araw po, Tita Roda. Ah, Kevin, ikaw pala. Magandang araw din sa iyo. May kailangan ka ba? Gusto ko lang po sanang kumustahin si Raya. Gusto ko pong siguraduhin na okay lang siya. O eh halika, pasok ka. Nasa sala siya. Puntahan mo na lang ha. Mukhang hinihintay ka rin niya. Sige po tita. Maraming salamat po. Pumasok si Kevin sa bahay at naglakad papunta sa sala kung saan nandoon si Raya. Mukhang nagkakamabutihan ang anak mo at yung inaanak kong si Kevin ha. Inaanak mo palang binatang yon. Hindi ko alam na may connection pala kayo. Oo, inaanak ko siya sa Binyag. Madalas din siya sa amin noon at malapit sila ni Lina. Yung anak mo, sa palagay ko talagang may namamagitan na sa kanila. Nako, wag na po natin pag-usapan ng dalawang bata. Hayaan na lang po natin sila. Sa akin wala namang masama kung makagustuhan sila. Binata naman si Kevin at mabait kaya wala akong masasabi. Yun ang akala mo. Ho? Ano ho yun? Wala. Ipinagpatuloy na ni Mang Alping ang ginagawa niyang bintana. Samantala, naririnig nila sa loob ng silid ang masayang kwentuhan ng dalawang kabataan mula sa sala. Tahimik naman at seryoso na sa kanyang ginagawa ang matandang lalaki. Sa pagtalikod ni Aling Roda para kumuha ng merienda, ay hindi na niya napansin ang isang mapait na ngiti na pinakawalan ni Mang Alping. Kung alam mo lang kung anong klaseng tao yung inilalapit mo sa anak mo. Ay, nako. Pagkalipas ng ilang sandali ay natapos na rin sa wakas si Mang Alping sa kanyang ginagawa. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Lumabas na siya ng kwarto at mupo sa harap ni Raya at Kevin. Tumahimik naman ang dalawa at halatang di komportable sa presensya na matanda. Eh, kumusta ka na, Raya? Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo, ah. Ano bang naging sakit mo, iha? Hindi naman po malupa. Sabi po ng doktor na sobrahan lang po sa pagod. Kagad napansin ni Kevin na tila umiba ang itsura ni Mang Alping sa mga oras na yon. Para siyang namalikmataan nang makita ang reaksyon nito at ang matatalim nitong titig kay Raya. Naayos mo na pala ang bintana, Mang Alping. Ayos siya nga pala. Baka pwedeng maghintay ka na lamang ng kaunti at maluluto na rin ang ulam. Kain na muna tayo bago ka umuwi, ha? Ay naka, huwag ka na mag-abala, Roda. Ayos na ako. Ako na lamang ang magluluto ng pagkain ko mamaya. Sigurado ka ba? Oo! Kailangan ko na rin palang umuwi kagad kasi baka mamaya may maghanap sa akin sa bahay. Ay ganun ho ba? Di kung yan ang pasyan ninyo, ayos lang naman ho. Oh, eto pong bayad ko. Maraming salamat po, ha? Ay salamat, Roda. Kahit papano makakatulong ito. Dagdag kita rin. kailangan ko talagang umuwi kagad. Pasensya na. Baka may dumating na magpapaayos din ang bubong o anuman doon sa amin. Inabot ni Aling Roda ang perang bayad kay Mang Alping. Nako, walang anuman po. Maraming salamat rin sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi maayos kagad ang bintana ni Raya. O sige po, ingat po kayo sa pag-uwi. Habang palis si Mang Alping ay tumigil pa ito sa labas ng bakuran at saglit na nilingon ang bahay ni na Aling Roda. Natitigilan ito na parabang may naisabihin ngunit binaliwala na lang. Sa halip, naglakad ito ng tahimik at tila may kung anong malalim na iniisip. Samantala, bumalik si Aling Roda sa loob ng bahay at nagtungo na sa sala kung saan naroroon pa rin sina Kevin at Raya. Masayang nag-uusap, pero sa kabila ng ngiti ni Raya, napansin ni Aling Roda ang kakaibang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Pagkatapos nilang mananghalian, ay nagpaalam na rin si Kevin at siya namang pag-aya ni Aling Roda sa kanyang anak para mamalengke. Pwede mo ba ako samahan, anak? Pwedeng kayo na lang po, Nay. Oh, bakit? Masama bang pakiramdam mo?
Hindi naman po, kaso... Eh yun naman pala eh. E di samahan mo na ako. Ayaw kong maiwan ka dito sa bahay. Hindi ako mapapakali eh. Alam mo naman na kagagaling mo lang sa ospital at nagkaroon ka ng sugat noon kaya ayaw kong ikumpromiso ang kaligtasan mo. Sana eh maintindihan mo ko, anak. Sige po, sasama na po kita. Napilitan siyang tumayo kahit halatang may pag-aalinlangan pa rin. Habang naglalakad palabas ng bahay, hindi maiwasan ni Aling Roda na mapansin ang pagiging tahimik at tila balisa ni Raya. Wala itong imik at panay ang iwas ng tingin, na parabang may kinatatakutan o iniisip na mabigat. Sumakay sila ng tricycle papuntang palengke. Pagdating nila sa bukana ng palengke, agad na napansin ni Aling Roda ang pag-aalumpihit ng kanyang anak. Palinga-linga si Raya, halatang may iniisip o iniiwasan. Raya, anak, bakit? May problema ba? Nay, pwede ba? Sa kabila na lang tayo dumaan, doon sa may isdaan banda. Ayoko rito eh. Oy, bakit naman? Mas okay nga rito kasi hindi malansa. Puro rekado, bawang, sibuyas, kalamansi. At tingnan mo, tuyo pa ang sahig. Sa isdaan, basa at madulas. Kung ganon, dito na lang po ako. Haantayin ko na lang kayo dito. Napabuntong hininga si Aling Roda. Ayaw niyang iwan si Raya. Ngunit mukhang ayaw talagang pumasok ng anak sa seksyon ng gulayan papunta sa karne. Kaya't walang nagawa si Aling Roda kundi mabilis na pumasok na mag-isa upang mamili. Binilisan niya ang pagkuha ng mga kailangang bilhin. Nag-aalala pa rin siya na iniwan ang anak. Pagkatapos siyang mamili, ay bumalik na siya sa lugar kung saan niya iniwan si Raya. Ngunit wala na ito roon. Oh, eto na nga ba sinasabi ko eh. Bigla na naman siyang nawala. Ay nako, pambira talagang batang yan oh. Di na iniisip kung ano ang iisipin o mararamdaman ko. Agad siyang naganap ng tricycle at nagpahatid pa uwi. Pagdating sa bahay, agad niyang napansin na hindi nakalak ang pinto. Malinaw na nakauwi na nga ang anak. Sa pagpasok niya, nakita niya si Raya na papalabas mula sa kusina. May bitbit na baso ng malamig na tubig. Anak, saan ka pumunta? Bakit iniwan mo ako dun sa palengke? Pasensya na, Nay. Bigla lang po ako nahilo eh. Kaya umuwi na kagad ako. Pero ayos na po ako ngayon. Eh sana man lang nag-text ka o tumawag ka, anak. Nag-alala ko sa'yo eh. Pasensya na po talaga, Nay. Hindi na po mauulit. Sa susunod ha, magpapaalam ka nang hindi ako nag-aalala sa'yo ng ganito. Ninervyusin ako sa ginagawa mo niyan, anak eh. Sorry na po talaga, Nay. Sige, bilang pambawi, ako na po magluluto ng hapunan. Ay bakit? Akala ko ba nahihilo ka? Tsaka masakit ang ulo mo. Nawala naman po. Ay siya, sige. Basta't gusto kong medyo maanghang ang sinigang, ha? Mabilis na natapos ang maghapon ng mag-ina. Pagdating ng gabi, ay maagang nakatulog si Aling Roda. Ngunit bigla siyang nagising dahil sa isang malakas na sigaw na nanggagaling sa kwarto ng anak. Bigla siyang napabalikwas ng bangon at mabilis na tinungo ang silid ng anak. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang namimilipit sa sakit ng tiyan ng kanyang anak. Hindi pa man siya nakakalapit, ay naamoy na ng ginang ang isang malansa at mabahong amoy na tila nang gagaling sa dalaga. Maya-maya ay bigla itong nagsuka na nagsuka. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Roda nang makita ang isinusuka ni Raya ay mga buhay na insekto at uod. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Aling Roda sa kanya mga nakita. Patuloy sa pagsuka si Raya at sa bawat paglabas ng maitim na likido sa kanyang bibig ay ang pagsabay ng paglabas din ng mas marami pang buhay na insekto at uod. Mga maliliit na itim na gagamba, patay na langaw, alupihan at iba pa. Malalakas na hiyaw ang kumawala sa bibig ni Raya. Nilapitan niya ang anak. Maigpit niya itong niyakap. Sa kanyang pagyakap,
Naramdaman niya ang malamig na pawis at mainit na lagnat ng anak. Mas lalong nag-alala ang ginang nang mapansin niyang tila nang hina ang dalaga at halos hindi na makadilat. Anak! Diyos ko! Raya! Nay! Tulungan niyo po ako, Nay! Ano ba nangyayari sa iyo? Halos mabaliw na sa takot si Aling Roda habang patuloy niyang niyayakap ang anak na sumusuka. Pilit na hinaplos ang likod nito sa pag-asang matutulungan siya. Diyos ko, Raya! Sino ang gumagawa nito sa iyo, anak? Lumaban ka, ha! Lumaban ka! Hindi malaman ni Aling Roda ang gagawin. Hindi niya kakayaning buhating mag-isa ang anak upang dalhin sa ospital. Isang tao lang ang naisip niyang maaring makatulong sa kanila. Hinanap nito sa higaan ng cellphone ng kanyang anak. Nang makuha yon, ay kagad niyang tinawagan si Kevin. Nanginginig man ng mga kamay, ay itinapat ni Aling Roda ang cellphone sa kanyang tenga. Makalipas ang ilang ring, ay sinagot din ng binata ang tawag niya. Hello, mahal. Kevin, iho, ako ito. Si Tita Roda mo. Iho, kailangan ko ng tulong mo. Si Raya! Bakit po? Ano pong nangyayari kay Raya? Basta, parang awa mo na. Puntahan mo kami dito sa bahay. Tulungan mo kami ngayon na. Sige po. Papunta na po ako. Nang mamatay na ang tawag ay marang iniangat ni Aling Roda ang ulo ng anak. Umaasang bahagyang giginhawang pakiramdam ng anak. Niyakap niya ang halos lupaypay ng katawan ni Raya. Hinanghina na ito at basang-basa ng pawis ang buhok at damit. Papikit-pikit na rin ang mata nito na animoy lasing. Nanginginig ang mga kamay niyang pinunasan ng mga pawis ng dalaga. Habang tahimik na bumubulong ng panalangin. Anak, Raya, kapit ka lang ha. Nandito lang si nanay. Hindi kita pababayaan. Nilingon niya ang pintuan. Umaasang darating na si Kevin sa anumang sandali. Ngunit habang lumilipas ang oras ay tila mas lalong nanghihina na ang anak. Saglit na lang anak, parating na si Kevin. Nay, patawad. Hindi ko po sinasadya. Anak, huwag ka na muna magsalita, please. Kayanin mo to. Kayanin natin to. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Muling sumuka ang dalaga at sa pagkakataong yon ay may kasama ng pulang-pulang dugo. Maya-maya ay may narinig si Aling Roda na humintong sasakyan at mga yabag pagkatapos. Bumukas ang pinto ng silid. Nakita ni Kevin ang sitwasyon at maging ito ay natigilan sa kanyang nakita. Tulungan mo ako! Kailangan natin madala sa ospital ang anak ko! Hindi po, tita. Anong hindi? Anong ibig mong sabihin? Ang sakit ni Roda. Sorry po pero hindi po yan kayang gamutin sa ospital. Barang po yan. Binabarang na naman si Raya. Anong binabarang? May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Anong alam mo tungkol dito? Magsalita ka! Pasensya na po, tita. Hindi po simpleng sakit o lagnat ang dahilan ng paghihirap ni Raya. Matagal na po niyang tinitis ang sakit niya. May pumabarang po sa kanya. At kung sa ospital po natin siya dadalhin ngayon, wala silang magagawa para tanggalin ang sumpa na yan. Sino? Sinong gagawa nito sa anak ko? Hindi ko po alam, tita. Pero may alam akong taong makakatulong sa kanya. Kilala ng pamilya namin. Isa siyang manggagamot at dalubhasa sa pagtanggal ng barang. Siya lang ang maaaring makatulong sa atin. Maski hindi ko dapat siya lapitan, ay gagawin ko alang-alang kay Raya. Kung totoo man ang sinasabi mo, tulungan mo na ako ngayon din para madala na si Raya sa kanya. Hindi ko hayaang maghirap ang anak ko ng ganito. Kailangan na po talaga natin siyang madala doon. Ngayon na! Agad na binalot si Raya sa makapal na kumot at inihanda. Sa backseat nila isinakay ang dalagang wala ng malay. Madilim at mabako ang daang tinatahak ng kotse papunta sa bahay ng manggagamot. Iho, sigurado ka bang isang albularyong nakatira dito? Para kasing ibang pakiramdam ko eh. Nananayo ang balahibo ko. At hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa lamig o dahil may kakaiba talaga sa lugar na ito. Huwag po kayo mag-alala, Aling Roda. Subok na po namin itong si Ka Erning at marami na rin siyang napapagaling. Magtiwala lang po kayo.
nandito naman po ako eh. Hindi kayo mapapano hanggat kasama niyo ako. Nasa isip ni Aling Rhoda ang pangakong babantayan si Raya at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Nang makarating sila sa liblib na baryo, tinahak nila ang makitid na daan patungo sa maliit na kubo ni Ka Erning. Sa loob, may naamoy ng mga halamang gamot at naroroon na matandang nag-aabang. Tila ba alam na ang pagdating nila? Agad na sinalubong sila na matanda. Ka Erning, pwede po bang dito na lamang sa labas mo gamutin si Raya? Agad na tiningnan ni Ka Erning ang buhat ni Kevin. Napansin kaagad ng binata ang masamang tingin nito sa karga niyang walang malay na dalaga. Sige, dalhin mo na lang siya dito sa balkon at ihiga sa upo ang kawayan. Papasok lang ako sa loob para kunin ang aking mga gamit. Salamat po. Pagbukas ng pinto ng kubo ay bahagyang napasilip si Aling Rhoda sa loob ng kubo. Amoy halamang gamot ang loob ng kubo. May mga tuyong daw na nakasabit sa mga dingding. May mga tangkay ng halamang gamot at mga anting-anting. Mukhang matindi ang barang na inilagay sa babaeng ito. Isang malubang sumpa galing sa puwersang itim. Tulungan niyo po siya. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ano't ako ang iyong naisip na puntahan? Akala ko ba isinumpa na ako ng pamilya mo? Saka na lang po natin yung pag-usapan. Gusto ko pong mailigtas si Raya. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang babaeng ito. Agad na tinipon ni Ka Erning ang mga kailangang gamit, mga halamang gamot, uling at langis ng nyog. Naglagay siya ng apoy sa gitna ng balkonahe at nagsimula ng ritual. Dahan-dahan pinausukan si Raya ng usok mula sa mga sinusunog na halamang gamot. Patuloy sa pagbikas ng dasal at orasyon mula sa lumang wika ang albularyo. Habang isinasagawa yon, ay nagsimulang manginig ang katawan ni Raya. Nagsimulang magsilabasan sa kanyang bibig ang mga insekto at gumapang pababa ng sahig. Nagpatuloy ang ritual. Nakikita niyo ba ang mga insektong yan? Galing yan sa mambabarang na nagpadala sa kanya ng sumpa. Muling nagpatuloy ang lalaki sa kanyang dasal hanggang sa unti-unting tumigil ang paglabas ng mga insekto sa bibig ng dalaga. Nang tumigil na ang ritual, lumapit si Ka Erning kay Aling Rhoda. Pansamantalang ginhawa lang ang naibigay ko kay Raya. Hindi natin pwedeng agad na bawiin ang sumpa dahil baka di makayanan ang katawan niya. Magpahinga lang muna kayo saglit. Mamaya ay itutuloy natin ang ritual para tuluyan ang makawala siya sa sumpa ng barang. Niyakap ni Aling Rhoda ang anak ng mahigpit. Puno ng pasasalamat kay Ka Erning. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit may pag-asa na siyang gagaling ang anak at lalaban sila sa sinumang gustong manakit kay Raya. Pwede ba kitang makausap sandali, Kevin? Opo, ano pong pag-uusapan natin? Bahagyang lumayo ang dalawa sa mag-ina. Agad napansin ni Aling Rhoda na seryoso ang mukha ng albularyo at ni Kevin habang nag-uusap. Ngunit hindi na lang nila yon binigyan ng pansin dahil abala siya sa pagpupunas ng basang bimpo sa mukha ng anak. Nag-aalala pa rin siya sa kalagayan nito dahil hindi pa ito nagkakamalay. Ngunit kahit ganoon ay nagtitiwala naman siya sa sinabi sa kanya ng albularyo na maayos na ang kanyang anak. Samantala, may bahid naman ng galit ang tono ng boses ng albularyo habang kinakausap si Kevin. Hindi lang barang ang nasa katawan ng babaeng yon, Kevin! Anong ginawa niya? Magsabi ka sa akin ng totoo! Papa? Umiwas ako sa pamilya natin, lalo na sa pamilya ng mama mo, kasi ayaw kong maging kalaban kayo. Pero alam kong may ginawa ka, anak, na hindi maganda sa babaeng ito. Sabihin mo sa akin at baka sakaling matulungan ko pa siya. Akala po kasi namin matutulungan ko siya sa pamamagitan nun pa. Hinawaan ko siya sa pagiging aswang. Sinasabi ko na nga ba, mali ang pamamaraan ng ginawa ninyo, anak.
ang pangyayanggaw ay hindi gamot o panlaban sa parang. Alam mo kung gano'ng kadalikado ang ginawa mo, di ba? Bakit di mo nalang agad siya dinala dito para masolusyonan agad ang problema ninyo? Eh, pasensya na po. Nagkamali po ako. Paano kung malaman ito ng nanay niya? Anong gagawin mo? Agad na napayuko ang binata. Puno ng pagsisisi at takot sa posibleng kahinatnan ng kanyang ginawa. Pa, patawad po. Ginawa ko lang naman po yun dahil akala ko may pag-asa na siyang makaligtas sa barang kapag binigyan ko siya ng kapangyarihang pang-aswang eh. Pero ngayon, naguguluan ako at natatakot sa maaaring mangyari sa kanya. Anak, alam mo naman ang pagiging aswang ay hindi basta-basta. Ang sumpa na yan ay may kakibat na responsibilidad at kapahamakan, lalo na sa mga inosyenteng tao tulad ni Raya. Ang ginawa mo ay mas pinasama mo pa ang sitwasyon eh. Imbis na panlaban, lalo mo siyang pinahaba. Hindi na malaya ng dalawa na nakalapit na pala sa kanila si Aling Roda. Sasabihin sana nito na nagkamali na si Raya. Ngunit aksidente nitong narinig ang mga sinabi ni Ka Erning. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Kevin, totoo ba ang narinig ko? Hinawaan mo ang anak ko? Bakit mo naman nagawa yun sa kanya? Tita, pasensya na po ah. Ako po may gawa nun. Ginawa ko lang po yun dahil mahal ko si Raya. Gusto ko siyang iligtas. Pero mali pa lang ginawa ko. Hayop ka! Akala ko mabait ka! Isa ka palang demonyo na nagkukubli sa isang maamong muka! Uminahan po kayo. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako isang demonyo. Pakiusap! Pakinggan niyo po ako! Hindi po ako masamang aswang! Yung gabing nasira yung bintana ng anak ko, tapos may nakita kong dalawang malalaking aso. Kami po yun ni Raya. Tita, sinadya ko pong ilayo siya sa inyo ng gabing yun. Kasi ayaw ko pong mapahama kayo eh. Bagong yanggaw lang si Raya. Kaya baka hindi niya makontrol ang sarili niya at masaktan niya ako. Ayaw ko pong mangyari yun kasi alam ko kung gaano kayo kahalaga sa akin. Tuluyan ang napahagulgol si Aling Roda dahil sa mga revelasyong nalaman niya. Hindi niya inaasahan na gano'n na pala kalala ang mga nangyayari. Kaya pala hindi rin makatagal si Raya sa amoy ng mga aswang at kalamansi. Dahil isa na itong aswang. Mamaya, sabihin mo iho ang lahat ang nalalaman mo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang panabasin ang mutya ng pagkaaswang sa dalagang ito upang maging normal ang gagawin kong panggagamot sa kanya at pag-alis ng sumpa ng barang. May kung anong likidong inilagay si Ka Erning sa isang baso na kasinliit ng tagayan. Manilaw-nilaw ang kulay nun. Hinawakan niya ang maliit na baso gamit ang kanyang dalawang kamay at umusal ng orasyon. Pagkatapos ay ipinainom niya ito sa dalaga. Nang maubos na ang laman noon ay nagsimula siyang dumukwang at magsuka. Napakabaho at napakalansa ng suka niya na animoy burak. Nay, tulong! Ang sakit po ng tiyan ko, Nay! Ang init po, pakiusap! Tulungan niyo ako! Natural lang ang nararamdaman mong init at sakit sa sikmura mo, iha. Dahil pinapatay ng likidong ipinainom ko sa'yo ang mutya ng pagkaswang. Konti na lang, mahal. Pakiusap, lumabang ka. Kakayanin mo yan. Alang-alang sa aming mga nagmamahal sa'yo. Raya, labanan mong sakit. Pero Kevin, masyado nang... Sumuka ng napakaraming itim na likido si Raya hanggang sa may lumabas na puting bagay na nababalot ng dugo. Napatango-tango si Ka Erning at agad na binalot ng itim na tela ang bagay na yon sa kapinisa gamit ang martilyo. Ngayong nailabas na ng dalagang itong mutya, kailangan na nating alamin kung sino kumukulam sa kanya. Kailangan kong gawin ang pagtatawas. Roda, bihisan mo ang iyong anak. Kailangan ko ng damit na pinagrumihan niya. Binihisan nga ni Aling Roda si Raya ng isang malinis na damit at ibinigay ang maruming damit kay Ka Erning.
Isinawsaw ng lalaki ang maruming damit nito sa plangganitang may tubig. Saka ito piniga. Kumuha ito ng kandila at pumutol ng maliit sa ilalim noon, saka sinindihan sa ibabaw. Inilagay niya sa isang kutsara ang kaputol at isinalang yon sa kandilang may sindi. Nang matunaw na, ay marahan niya yung inilagay sa tubig na may pinagpigaan ng damit ni Raya. Umusal siya ng orasyon at ilang saglit lang ay humulma na at tumigas ang tinunaw na kandilang inilagay niya kanina. Kinuha niya yon at iniangat sa liwanag. Ano pong nakikita niyo? Isang matandang lalaki. Sino ang matandang lalaki na yan? Isang ama na matagal nang naghihinagpis sa kanyang anak. Hindi. Posible po bang si Ninong Alping? Ano? Si Alping? Pero bakit naman niya gagawin yon? Anong kasalanan ng anak ko sa kanya? Tumahimik kaya. Kailangan kong pasanibin sa katawan ng babaeng ito ang kaluluwa ni Alping. Muling umusal ng malakas na orasyon ng albularyo at sa isang iglap, biglang nagbago ang aura ng dalaga. Naging matalim ang mga titig nito. Inisa-isa ang mga taong naroroon. Kayong alam niyo na kung sino ang bumabarang sa dalagang ito. Kailangan nating alisin ang sumpa ng barang sa kanya. Kakayanin ba ng konsensya niyo na ibalik sa mambabarang ang ginawa niya kay Raya? Kung yun ang kinakailangan para makaligtas ang anak ko, gawin niyo. Ayaw kong mawala sa akin ang nag-iisa kong anak. Kung ganon, kailangan na nating isagawa ang ritual ng pagbabalik ng barang. Marahil ngayon ay naghahanda na ang mambabarang upang palakasin ang sumpa niya sa dalagang ito. Kaya bago niya pa magawa yon, ay kailangan na natin siyang maunahan. Iho, pakilagay ang dalawang bangko rito. Sige po. Ito po. Pinaupo ni Ka Erning si Raya at sa tapat naman ito ay umupo siya. May kung anong idinikit si Ka Erning sa hinliliit ni Raya. Dahilan upang mapahiyaw ito ng malakas. Buisit! Aray! Alisin ba yan? Bakit mo namang ginawa to sa bata, pare? Huwag kang makialam ngayong hayop ka. Matagal na tayong nagsaulian ng kandila kaya huwag mo na akong tawagin kong pare. Hayop ka! Tigilan mo na ang pakikialam! Alping, alisin mo na ang ibinigay mong sumpa sa dalaga. Wala naman siyang kasalanan sa iyo, di ba? Makonsyensya ka naman maski kaunti. Wala kang alam! Manahimik ka! Muling idiniin ni Ka Erning ang bagay na nakadikit sa daliri ng dalaga. Dahil doon ay muling sumigaw ang sumaping mambabarang na parang nasasaktan ng todo. Kung ba ang walang ya? Baka sarili mo tinutukoy mo. Wala ka talagang kadaladala, ano? At bakit sa palagay mo ba ay magtatagumpay ka? Papatayin ko ang dalaga kita. Kailangan ko siyang patayin para matahimik na ako at mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng anak ka. Hustisya? Bakit kailangan si Raya ang maging kabayaran sa pagpapakamatay ng anak ninyo, Ninong? Pakiusap! Mag-usap tayo na maayos! Wala kasalanan dito si Raya! Isa ka ba? Wala kang kwentang lalaki! Alam mong minahal ka ng anak ko pero anong ginawa mo? Ipinagpalit mo siya sa babaeng ito! Kaya siya nagpakamatay sa lahat ng babaeng pwede mong ipalit sa anak ko ay ang pinakamatalik pa niyang kaibigan talaga ang napili mo! Hayop ka! Pagkatapos ni Raya, ikaw ang isusunod ko! Alping, nakikiusap ako. Huwag mong saktan ang anak ko. Nag-iisa na lang siya nakasama ko. Nakikiusap ako! Asensya na, pero wala na akong pakialam sa ibang tao. Isa lang ang gusto ko. Mabigyan na katarungan ng pagkamatay ng anak ko! Habang abala sa pag-uusap ang dalawa, ay walang kalam-alam si Mang Alping sa ginagawa ni Ka Erning. Tinalian ng matandang albularyong katawan ng dalaga gamit ang isang itim na panali. Saka umusal ng isang orasyon na matanda at maya-maya pa ay naramdaman na ni Mang Alping ang sakit sa buong katawan niya. Aska, hindi ba? Ngayon, subukan mong makawala sa ginawa ko. Dahil kung hindi ka na kailanman makakabalik sa katawang lupa mo.
pensionaryo ka! Magbabayad ka! Kapag nakawala ko rito, papahirapan kita hanggang sa ikaw na mismo ang kumitil sa sarili mong buhay! Kung magagawa mo yan, Alping, Kevin, iho, puntaan mo ngayon ang bahay ng walang hiyang ito. Ilabas mo ang katawan niya, pagkatapos ay sunugin mo ang lahat ng makikita mong mga gamit niya sa pambabarang. Ito lang ang paraan para makawala si Raya sa sumpa niya. Dahil kapag hindi mo nagawa at nakawala si Alfonso, bago pa man matupok ang mga gamit niya sa itim na gawain, mamamatay ang pinakamamahal mong si Raya. Kaya bilisan mo! Hindi po ako makakapayag. Kailangan pong pagbayaran ni Ninong Alping ang lahat ng kasalanan niya. Lagpas isang oras ng nagkakakawag at sumusubok na makawala sa katawan ni Raya na sinapian ni Mang Alping. Ngunit talagang maigpit ang ginawang pagkakatali rito ni Ka Erning. Sinugurado na talaga ng matandang albularyo na matibay ang panali niya na sinamahan pa ng orasyon kaya naman bumalik ng nakangiti si Kevin. Nagawa ko na ho. Ang katawan ni Ninong nasa kotse. Magaling, iha. Dalhin mo dito ang katawan niya. Ibabalik ko na ang kaluluwa niya sa katawan niya. Maingat na binuhat ni Kevin ang katawan ng matanda at inilapit yon sa kanyang ama. Ipinagtabi nila si Raya at ang mambabarang na puno ng malalakas na hiyaw ang kapaligiran ng kubo. Mabuti na lamang at nag-iisa lang yon sa lugar at wala silang naiistorbong tao. Ilang sandali pa, lumupay-pay ang katawan ni Raya habang si Mang Alping naman ay napadilat at napaangat ng tingin. Matagumpay na naibalik ni Ka Erning ang kaluluwa ni Mang Alping sa katawan nito. Anak, Diyos ko, Ka Erning, ayos lang po ba ang anak ko? Magiging maayos na si Raya maya-maya lang. Nawalan lang siya ng malay dahil naubos ang enerhiya niya sa ginawang pagsapi sa kanya. Kevin, iho, kalagan mo na si Raya at ihiga sa papag. Kailangan niyang magpahinga at makabawi ng lakas. Kumuha ka ng malinis na bimpo at basahin mo. Rhoda, ikaw ang magpuna sa anak mo. Wisit ka! Hadlang ka talaga sa mga plano ko! Hindi mo ko kaya, Alping. Kaya manahimik ka na kung gusto mo pang mabuhay. Habang nagsasagutan ng dalawa, ay nagkaroon na ng malay si Raya. Napakusot ito ng mata at inilibot ang paningin sa kanyang paligid. Nay, Kevin, kumusta ka na anak? Ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo po ako, Nay. Teka, anong ginagawa rito ni Mang Alping? Siya ang nambarang sa'yo, iha. Ikaw ang nagbigay ng sumpa sa akin. Pero bakit ito? At talagang tinanong mo pa. Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan ang anak ko, kung bakit siya nagpakamatay. Alam mong mahal niya si Kevin pero anong ginawa mo? Inagaw mo ang lalaking pinakamamahal ng anak ko. Hindi ko naman po inagaw si Kevin. Hindi naman po naging sila dahil parang magkapatid lang po ang turingan nila sa isa't isa, Mang Alping. Hindi ako naniniwalang yun ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Pero kung may nagawa man akong ikinasakit ng loob niya, inihingi ko na po yun ng tawad. Makapal ang mukha mo. Tama lang talaga na ikaw ang inuna kong isumpa. Hihingi po ka ng tawad sa puntod ni Lina. Tama na po, Mang Alping. Huwag ka na mag-asaya ng oras, iha. Pagkatapos kong bawiin ang sumpa, gusto kong patayin yun ako. Total, wala na rin namang kwenta ang mabuhay pa sa mundong ito. Wala na rin naman akong pamilya. Hindi po totoo yan. Nandito pa po ang inaanak niyong si Kevin. Ang pamilya niya, kami ni Nanay. Hindi na po kayo iba sa amin. Anong sinasabi mo? Nasisira ka naman ng bait. Alam kong nabulag lang kayo sa galit kaya niyo po nagawa ang bagay na ito. Ngunit maski hindi kayo humingi ng paumanhin sa akin, pinapatawad ko na po kayo kaagad. Alang-alang kay Lina, sa aking matalik na kaibigan. May ibibigay po ako sa inyo, Ninong. Nakuha ko po itong sulat na ito sa isa sa mga libro ninyo nung pumasok ako sa bahay ninyo. Mukhang galing po ang sulat na ito kay Lina. Para po sa inyo. Binasa ni Mang Alping ang nakasulat sa labas ng sobring yon. Sulat ngayon ng anak niyang si Lina.
nang sinimulan niya yung basahin ay napaluha na lamang siya at kalaunan ay napahagulgol. Pasensya na po Ninong kung binasa ko na po yan. Pero hindi po ako nagsisisi na nabasa ko dahil nalaman ko pong totoong dahilan ng pagkamatay ni Lina. Anong ibig mo sabihin, Kevin? Hindi totoong nagpakamatay si Lina dahil nasaktan siya nang malamang kami na ni Raya. Nagpasya siyang kitilin ang sarili niyang buhay dahil sa sakit niya. May cancer siya sa buto. Stage 4. Hindi niya yung sinabi kay Ninong Alping dahil alam niyang mahirap lang sila at walang kakayahang maipagamot pa siya. Ayaw niyang maiwan si Ninong Alping na lubog sa utang kaya niya nagawa ang bagay na yon. Alam niya kasing may taning na ang buhay niya at alam niya ring hindi papayag si Ninong na sumuko na lang. Lina, anak ko, patawad. Kevin, kalagan na natin si Alping. Pagkatapos ng napakahabang gabi, ay sama-sama nang umuwi si na Kevin, Raya at Aling Roda. Si Mang Alping naman ay nagpaiwan sa bahay ng albularyo upang makausap ng masinsinan ang dating kaibigan. Pagkalipas ng ilang linggo, ay tuluyang gumaling si Raya. Nawala na ang mga marka at palatandaan ng kanyang pagkakabarang. Tila ito nagkaroon ng panibagong buhay, puno ng sigla at saya. Ipinagtapat na rin ng dalawa ang tungkol sa ugnayan nila ni Kevin. Bagamat noong una dahil sa nalaman tungkol sa pagkatao ni Kevin ay sandaling tumanggi ito. Ngunit nang sabihin ng dalaga na mahal niya ang binata, ay wala na itong nagawa kundi ang tanggapin ng lalaki para sa kanyang anak. Isang araw, nagpa siya si Aling Roda na magdaos ng isang handog na pasasalamat sa mga kapitbahay at kaibigan. Pinuno ng tawanan, kwentuhan at masasarap na pagkain ang kanilang bahay. Habang nag-uusap, nagbahagi si Mang Alping ng mga alaala ng kanyang yumaong anak na si Lina at napagtanto nila ang halaga ng pamilya at suporta sa isa't isa. Nalaman nila na ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban at nakatago ang mga daylan sa likod ng kanilang mga pagkakamali. Dito nagpasya silang maging mas mapagpatawad at mas maunawain sa kapwa. Hindi lamang sa sarili nilang pamilya, kundi sa buong komunidad. Habang tumataas ang araw, nagpasya silang lumikha ng mga bagong alaala at harapin ang bukas na magkasama. Ang tahanan ni Roda ay naging simbolo ng pag-asa, pagmamahal at pagbabago. Ngayon, mas matatag at mas masaya sila. At ang bawat araw ay naging bagong simula sa kanilang kwento. Isang kwento ng pag-asa at walang katapusang pagmamahalan. Wakas.